cielo siempre te bendice. Grabe ang paggamit nila sa simbahan before to abuse people and to be in power. Hindi naman ako anaconda. Anaconda? Tinuruan pa. Hindi sungay, Maria Clara, kundi pakpak ang tumutubo sa'yo. Ang galing ni Julian doon, no? Yung umiyak na tumatawa. Tila may panibagong unos sa parating. Unos? Ikaw talaga, Fidel, bunganga mo, pasmado eh. Ayan, hello guys, good morning or good evening, good day, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today's another day for us to react to Maria Clara Ibarra, episode 52 na tayo. And I'm very excited. And pasensya nga pala, medyo nalate tayo for today's video dahil ako ay nag-badminton pa. Gawa nga ng bagong balik ako ng Pilipinas, na-miss ko mag-badminton. More than a year akong walang badminton. So nagpunta ako dun sa Metro Sports dito sa Cebu, malapit sa Ayala. And I had so much fun. So, shoutout pala sa mga kaibigan ko na bago dyan sa Metro Sports. Anyway guys, before we start, dating gawi, we need to do some shoutouts for our friends na magaganda yung comments, mga top comments kahapon. And let's start off with Maria Analisa Abaygar. Sabi niya, I want another drama with Julie and Barbie as leads. Super ganda ng dynamics at chemistry nila. Totoo yan. Marami din ang nakapansin na sobrang ganda ng bigayan nila ng linya doon. And grabe yung acting talaga. Solid na solid. And I would love as well, personally, to watch another teleserye na sila pa rin yung bida kasi sobrang galing nila. And our next comment is from Royal Blood. Demigod, wow. Ganda ng name mo. Sabi niya, MCI is such a high caliber after Amaya and Indio. The transition scenes between Ibarra and Maria Clara while praying Latin is truly giving me chills. Kahit nabasa ko na yung Noli Mitangere, kinabahan pa rin talaga ako for Chrysostomo. Napakahirap pagbukas talaga ang isip mo at mulat sa katotohanan dahil tiyak na pagtatahimikin ka ng mga makapangyarihan, gaano ka pa kayaman. Totoo yan. And it really happens even until today, di ba? Sa Pilipinas, walang magagawa ang pera mo kung wala kang kapangyarihan. Maapi ka pa rin. So, paano na lang lalo yung mga hindi mayaman, di ba? Okay, next comment is from Jay Better. Sana maging best na to next time. Charot, acting of OG and Clay is so lit. Grabe ang husay ng dalawang babae na to. Magkaibang level ng acting pero kuhang-kuha nila yung emotions. Madadala ka talaga. Yung giggle ko kay Patrick Damas, so mas mataas pa sa height ko. Napapakagat labi na lang talaga sa inis. Totoo yan, Jay Better. Kahit naman ako, alam ko acting lang yung ginagawa ni Tirso. Pati nung karakter na Salvi, Padre Salvi. Pero nanggigigil talaga ako. Sabi naman ni Aisel, wow, Aisel Santos, charot. Sabi niya, Limitless Julian San Jose is a package in one. A good singer, also a good composer, can dance, and a real good actress. Two thumbs up. This episode moves me while she's praying for the safety of Ibarra and the moment when she's begging for Clyde to stay. Totoo yan, nung yung nagbe-beg siya for Clyde to stay talaga, damang-dama mo, no? Grabe yung acting niya doon, on point talaga, grabe ka, Julian. Okay, next comment is from Nonski ulit. Wow, Nonski, napaka ano mo, sipag mo. Sabi niya, it's only Monday and this heavy of a scene is overwhelming. Kudos to Julie at Barbie. Kinakaya pa ba natin? Are we being prepared for the forthcoming scenes? Totoo yan. Feeling ko parang na siyang warm-up, kumbaga, ng mga heavy scenes later on. So, thank you, Nonski. Okay, last comment natin na napili natin ay from Maria Ross. Sabi niya, anyways, congrats to our Clay who just won an award. More recognition for all these great actors. And ang last comment natin is from Maria Ross. Sabi niya, anyways, congrats to our Clay who just won an award. More recognition for all these great actors. Totoo yan. Simula pa lang yan kasi for sure marami yung nakakapansin talaga kung gaano sila kagaling dito sa MCI. And sobrang nakakatuwa talaga na makita na ang mga shows na deserving at pati na rin mga actors and actresses na deserving ay nakaka-receive ng mga awards. So I think we are ready for today's video. Episode 52 na tayo ng Maria Clara Ibarra. Let's go watch it.
this. Ready, go. Eh, mamamatay ngayon. Pero wala kang magagawa. Panahon mo na, Crisostomo, para ikaw ay maglagak ng pundasyon sa iyong tinatayong eskwela. Salve Regina, Pater Misericordiae, and Nobis Poso, Exilium, Ostende, O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Grabe yung... Hiyak na yung mata Clara dyan. Ang galing ni Clyde doon. Kesta yes, mujer. Kurang mas inutil, Bethel. Marami kayong kaaway at hindi sila titigil hanggat hindi nila kayo napapasla. Sapagkat batid marahil ang mga kaaway nyo na sa maliit na mga pagbabago na nais nyo ay maaring magbunga ng marami pang pagbabago at maaring makapagpatalsik sa kanila sa ating bayan. Ya te conozco bien, mujer. Tama nga ang balita. Donde está el caos? Siempre estás en el medio! Isa lang maaaring maging solusyon. Ang palayasin ng babaeng ito mula rito sa tahanan ninyo. Mapimpake ka ngayon at umalis ka sa aking tahanan. No. Aalis ako para sa ikatatahimik ng lahat. Don Diego, maraming salamat po sa pagkupkup ninyo sa akin, Dona Isabel. At lalo-lalo na sa iyo, Tokayo. Maraming salamat sa lahat. Mag-iingat ka, ha? Tama ang ginawa mong pagsunod sa payo ko. El cielo siempre te bendice. Grabe ang paggamit nila sa simbahan before to abuse people and to be in power. Clay. Halika. Mabigat ko sa inyo rito. Patawarin mo ko kung hindi kita naipagtanggol sa aking ninong kanina. Ayos lang po yun. Wala po kayong kasalanan. At saka, medyo naiintindihan ko naman na po kung paano yung mga bagay-bagay rito. Eh, sa sila yung nasusunod eh. Sila ang nagdedesisyon kung anong mas nakabubuti para sa lahat. Dahil lalaki sila. Huwag po kayo maglala. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Saan ka naman unuluyan pag alis mo dito? Clara, Ibarra, siyempre. Saan pa po ba ako pwedeng pumunta? Kay Crisostomo ka ba manululuyan? Eh, siya lang naman po. Bukod sa inyong dalawa ni Sir Fidel, ang kilala ko dito. Ayoko lamang na pag-usapan ka na naman muli. Lalo magagalit ang aking ninong kapag nalaman niya na sa kung kani-kani nung lalaki, hindi mo naman kaano-ano ikaw manunuluyan. Maaari kong kausapin si Victoria. Susulat ako sa kanya. Senyorita, hindi ko kasi gusto yung mga kaibigan mo. At saka halata namang ayaw rin nila sa akin. Kaya sige na po. Hayaan niyo na po akong bumalik kay Sir Ibarra. Pero, eh, hindi ko po itutuloy ang pagpunta doon kung hindi kayo papayag. Hindi! Ano naman to? Sabihin mo sa Lucas na iyo na hindi ko bibigyan ng orasyon at bendisyon ang namatay niya kapatid! Ah, yung taong bilang. Si, Padre. Sandali! Yung sa kristal yung napagmuntungan ng galit niya. Yun. At sasabihin mo sa kanya na huwag siya magpapakita dito sa kumbento kung ayaw niyang mapahamak gaya ng inuutil niyang kapatid. Kinubali para nada! Entiendes? Si, Padre. Galit na galit siya kasi hindi namatay si Ibarra. Ngayon, naubo ka na naman.
Napaka-TV na yan talaga. Wala kang dapat ikatakot, senyorita. Mahal na mahal ka ni Sir Ibarra. Tsaka isa po, hindi naman ako anaconda. Anaconda? Anaconda? Tinuruan pa niya. Yung mga agaw na ahas, malandi, makatipa sa kagat ng insekto. May respeto po ako. Ang kay Maria Clara de los Santos. De los Santos. Ay kay Maria Clara de los Santos. Period. Period. Kakaiba talaga ngayon mga pananalita. Ngunit lumawag ang aking pakiramdam sa iyong mga winikam. Wala na akong tutol kung kay Crisostomo ka manunuluyan. G. Ay, salamat po, senyorita. Nakatuwa naman si Maria Clara. Pero sa totoo lang, ikaw ang inaalala ko ngayong aalis ako. Lalo na't hindi mo lubos na kilala ang tunay na pagkatao ng ninong mo. Yan ang ibig mong sabihin. Tatapatin na kita. Hindi mabuting tao si Padre Damaso. Huh? Malupit siya, senyorita. At hindi ako magtataka kung may kinalaman siya sa nangyari kay Sir Ibarra sa pasinayan ng eskwelahan. Hala, sinabi niya talaga. Clay, mag-ingat ka sa iyo mga sinasabi. Nakagagawa niya yun? Ay, paumanhin, senyorita. Pero baka nga kakonsyaban niya pa yung isang paring pante, Padre Salvi. Sila. Silang dalawa sa tingin ko ang gustong magpapatay sa inyo. Hala, sinabi niya talaga yan? Grabe. Clay, utang na loob. Huwag mo namang akusahan ang aking ninong ng mga masasamang mga bagay. Senyorita, makinig kayo sa akin. Hindi lang gawa-gawa ang mga sinasabi ko. Halagad ang Diyos ang aking ninong. Oo, marahil ay may galit nga siya sa aking nobyo dahil naging erehe ang kanyang ama. Ngunit hindi niya magagawang pumaslang ng isang tao. Diyan ka nagkakamali. Ang dami mo pang hindi alam tungkol sa ninong mo. At hindi lahat ng nakaabit mo ay alagad ng Diyos. Tom, si real talk yun, ha? Diyos Marsanto. Hala. Ipinagtanggol kita sa aking ninong dahil yun ang nararapat. Hala. Ngunit ang pagbintangan ng mga kasumpa-sumpang mga bagay ang aking ninong, yan ay kalabisan na. Wait. Saan mo ba? Alalahan na natin. Parang tatay na rin talaga ni Maria Clara si Damaso. Kaya hindi siya ganun-ganun na lang na maniniwala kay Clay. Kahit naman siguro tayo, hindi naman tayo basa-basang maniniwala sa mga... Like, ganito, si Clay, stranger talaga dito. So, grabe to. Hinuhugot yan mga paratang mo. Dahil kahit hindi ko tinapos ang pagbabasa. Hala. Alam kong masama si Padre Damaso sa nobelang ito. Lagot. Nobela? Nobela? Nobelang ito? Nalilito na si Maria Clara? Clay, ano na naman ba ang mga walang kabuba ang mga salita lumalabas sa'yo? Senyorita, makinig kang mabuti. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Hala. Tulad dun sa binasa mong libro, tulad ni Jean Valjean, ikaw ay isa rin tauhan sa nobela. Oh my gosh, Clay! At ako po ay isang totoong taong napasok lamang sa nobela ito. Sa kwento nyo ni Crisostomo Ibarra. Huwag mo lang patuloy. Sinabi ko na po ito sa'yo noon, di ba? Noong una tayong nagkita. Para siyang balaw dito. Talaga bang nasa nulang ni Tangiri ako? Ano kung hindi mo sabihin, Bilbo? Nobela yun na sinulat ni Jose Rizal. Kaya ikaw,
Miss Maria Clara, yung nobyo mo, si Crisostomo Ibarra, pati Tansyago, pati na rin si Padre Damaso, lahat po kayo ay characters lang ng nobelo. Oh my gosh, sinabi niyo. Naalala niyo na po? Pero totoo po lahat ng sinasabi ko. Masamang pare ang ninong mo. Masama si Padre Damaso. Siya ang kontrabida sa kwentong to, sa nobelang ito. Sila ni Padre Salvi. Hindi ko lang alam kung papaano at kung ano pa yung mga pasabong nila, pero... Pasabong? Sa tingin ko, silang dalawa ang magpapahirap sa inyong dalawa ni Sir Ibarra. Ano ka? Grabe yun. Sinabi talaga ni Clay yung mga yun. Kaninong gamit yan? Kay Padre Damaso po, pinapaayos po niya. Pagkat dadalhin na po lahat sa Maynila. Iwanan niyo. Sige po. At dahil Martes si Salvi, bubuksan niya yan. Diba? Ba? Sabi na eh. Sige, mag-ahasan kayong dalawa, kayong mga demonyo, kayong dalawa. Magsusumbong yung sakristan na yan. Loyal yan kay Damaso. Liham yan, di ba? May nabasa siya. Diyos niyo. Ano? May nalaman siya. Hala. Senyorita, huwag mo naman akong tignan ng ganyan. Hindi ako baliw. Totoo po lahat ng sinasabi ko. Kayo po ay tauhan lang sa nobelang No Limit Angere. Oh my gosh, Clay. Na isinulat ni Dr. Jose Rizal na siyang pamansang bayani ng Pilipinas. Kayo po ay isang heavy gut na kwento na base sa kasaysayan. At hindi lang basta katang-isip o chismis. At ang mga prailing Kastilang katulad ni Padre Damaso noong panahon ni Dr. Jose Rizal ang siyang nagpapahirap sa mga taong pinatawag ng Indio. Mga Pilipino. Grabe, sinabi niya talaga to? Kaya, Senyorita, alang-alang kay Sir Ibarra, sa kanyang kaligtasan, sa inyong kaligtasan, kailangan mo maniwala sa akin. Masamang tao ang ninong mo. At gusto niyang mawala ang nobyo mo. Ipinagtanggol kita sa aking ninong. Ayan na, sinasabi ko. At pinatotohanan sa kanya, hindi ka masamang tao. Ngunit ngayon ay tila kailangan ko pa ipagtanggol ang aking ninong laban sa mga masasamang binibintang mo sa kanya. Sabi na eh. Teka lang ho, bakit parang ako yung kinakancel nyo? Hindi po ako nambibintang. Totoo po lahat ng sinasabi ko. Paano magiging masamang tao ang aking ninong kung siya ay naging bahagi na ng buhay namin ng papa? Lalong-lalo na nung namaya pa ang aking mama. Patid mo ba na lubos na nagdalamhati ang aking ama? At naroon ang aking ninong. Kung siya ay tulungan muling makabangon at ako'y kalingain. At ang tao't nitawag mong masama ay tinuturing ko ng pangalawa kong ama. Sabi sa inyo eh, mahirap yan. Ang gullible mo. Ang gullible daw. Senyorita, patawarin mo ako.
Mukhang masyado na akong maraming na-drop na bombs. Pagilin mo na mga pagsambit ng mga salitang hindi ko nauunawahan. Gusto na ang kawalang galang mo binubuli. Hala. Hindi mo lubos na kinalang aking ninong kagaya ng pagkakilala ko sa kanya upang siya ay hatulan at pasakin ng ganito. Oh my gosh! Pinatanggol niya si Ibarra. Hindi ko siya kailangan mo sa akin, senyorita. Nakasulat na. At nangyayari na ang lahat ng nasa libro. Libro? Nobela? Hinaakala mo ba na ako'y hindi nang iisip upang maniwala sa'yo na kami ay hindi mga totoo? Na kami ay mga tauhan lamang sa isang kwento? Na ang ninong ko kontrabita at masama dito? Pero yun po ang totoo. Tama nga, marahil sila na mas makakabuti pa kung lisanin mo na ang pamamahay na to. Oh my gosh. Wait. Ito na yung sinasabi ni Professor Torres eh. Na pag masyadong mag-invade si Clyde dito or makialam, ito, kaganito, mahihirapan umintindi si Maria Clara sa pinagsasabi niya. Kaya ang hirap nito, sobrang hirap nito. Oh my gosh. Pero I know where Clyde is coming from. Pero senyorita, bilin ko lang. Huwag mo nga hayaang iba ang magdesisyon para sa buhay mo at sa sarili mong kaligayaan. Hawakan mo yung buhay mo. Iyo yan eh. Sana mabuksan ang mga mata mo sa mga nangyayari sa paligid mo. Sana matuto kang lumaban. Ipagtanggol mo yung sarili mo. Concern lang si Clyde talaga kay Maria Clara. Ipagtanggol mo yung pagmamahalan niyo ni Sir Ibarra. Kaya mo yun. Dahil yun, yun ang gusto ko para sa'yo, senyorita. Lisanin mo na ang pamamahay na ito, Binibini. Adios. Parang nagalit si Maria Clara. Masakit din yan kay Maria Clara kasi inulin na rin yung higit pa sa kapatid si Clyde. Tsaka ilang beses na ni Clyde pinagtanggol or sinigong buhay ni Ibarra. So, mahirap to. Sabi ko na nga ba hindi siya makikinig sa akin? Kasi nga, mangyayari ang dapat mangyari. Huwag mo nang pahalagahan ang mga taong hindi naman natin kilala. Hindi natin alam kung anong layunin sa'yo.
Sa pag-alis ni Binibining Clay, natitiyak kong tatahimik na ang ating tahanan. Inumin mo muna ito, anak. Sige na. At ihahanda ko ang iyong pantulog. Kailangan natin ng pahinga. At sana ang bukas ay may dalang alibyo. Dahil wala na ang estranghera sa ating tahanan. Andeng? Andeng! Naawa ko yung Mara Clara. Nalilito lang din siya eh. Pangako, hindi kita isusumbong. Magiging sikreto natin to. Basta ha, huwag na huwag ka magpapahuli kina Doña Isabel, sa ama mo at lalong-lalo na sa ninong mong Braille. Salamat sa pagbabahagi nito sa akin. Libro niya yan, senyorita. Ang ibig ko sabihin ay kahanga-hanga ang iyong pagbabahagi ng malawang tangalaman. Friends yarn. Gusto ko yarn. Unti-unti mo lang natututunan ang iyong kakayahang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi sungay, Maria Clara, kundi pakpak ang tumutubo sa'yo. Nakakaiyak. Tanggalin ni Julian doon, no? Yung umiyak na tumatawa. Nalulungkot ako. Wala kang dapat ipag-alalabi ni Winnie. Naniniwala ako sa'yo. Thank you. Bienvenido a nuestra casa, Clay. Napakaganda mo, Mitukaya. Parang hindi ako. Inayusan na kita. Pero ikaw pa rin yan. Maraming salamat sa lahat. Mag-iingat ka, ha? Pinalayas na siya pati ni Maria Clara. Dalangin ko nagabayan ka ng Panginoon at manatiling ligtas sa kanyang mapagmahal na puso. Hasta luego, mi amiga. Sa inyong pagpapasya kung ano ang magiging kapalaran ng inyong buhay. Ang lumaban o magpataripat at magpasakop na lamang sa mga kalaban. Amigo, inisip mo pa rin ba ang sinabi sa'yo ni Don Anastasio? Mabuti pa, huwag na lamang natin pag-usapan yan. Kailangan na natin magpahinga. Amigo, tila may
Panibagong unos sa parating. Unos. Ikaw talaga, Fidel. Nagbibig na eh. Bunganga mo, pasmado ano eh. Ano ang ginagawa mo rito? Grabe yung Tuesday. Grabe kayo. Ayaw lang kumain ng pobresita. Kung ayaw mo ibigay yung sulat, dapat siguro ay makahanap ka tayo ng pala? Nanas para sa kaulan ng kanyang gana. Dumaan ako para personal na imbitahan ka. Isang espesyal na pananghalian para sa aking mga opisyales at mga kapitan itong bayan. At nun si Kapitan Tiago, isama niya kaya si Katukaya? Pupunta din ho ba si Pesoston? Paano kung pumunta nga ang binata? Kita nyo ang tindig ng isang Ginoong punong-puno ng pag-asa. May pep talk pa si Clay. Wala si Fidel. Baka magselos si Fidel. Yes! Grabe yung mga ganap. Tuesday pa lang yan ah. Napayak na naman ako doon. Alam ko yung iba sa inyo dyan or marami sa inyo dyan ang ano din, mangyak-nyak din sa part ni ano Maria Clara at ni Clay. Grabe no, ang tatalino ng mga writers talaga, ang ganda ng pagka-incorporate kay Clay dito. Pambalance siya and at the same time pampatindi ng kwento. Mas na-appreciate ko to lalo talaga dahil kay Clay. So ayan guys, maraming salamat once again for watching this with me. Sorry about the background noise, medyo late kasi ako nag-record na nito kasi nga I was busy yesterday. Pero ayan, tapos na natin yung episode 52. Once again, shoutout pala sa mga kaibigan natin ng mga OFWs from different places. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa reaction natin kahit medyo nahuhuli tayo sa pag-upload dahil nga busy tayo, may work din tayo. And shoutout din sa lahat ng mga kaibigan ko at mga masugid na manonood sa Pilipinas ng mga kababayan natin. Maraming salamat talaga. There you go, that was it. And hope to see all you guys for tomorrow's episode 53.